Let's stay po kamamilya. First day po ang ng ating prayer and fasting for today. So, before we start, syempre po, kailangan po talaga natin na mag-pray para po hindi makalusot yung kalaban sa ating isip, sa ating puso. Pray na po tayo. Father God in heaven, today, Lord, mag-start po kami ng prayer and fasting. At hinihiling ko po, Panginoon, na kayo po at mula sa salita ninyo, kayo po ang magpapaliwanag sa amin. Kung ano po ba ang halaga nito at kung ano po ba ang totoong pagfa-fast, Father God. Nawa po, Lord, maging klaro po sa amin sa pamamagitan po ng salita ninyo. Kayo po ang manguna, Panginoon, at kayo lang po yung marinig. Kayo po ang magsalita. Gamitin niyo po nawa ako, Panginoon. Kahit hindi po ako ganong kagalingan, Panginoon. Kayo po ang marinig po nilang lahat. Nandito po kami ngayon. With all our hearts, Lord, with all our mind, may you cover us all, Lord God, with the power of your Holy Spirit against the scheme of the devil, Lord God. Na totoo pong matuto kami at magawa po namin yung tama sa mata ninyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, yan po. Magsa-start na po tayo at ang title po natin is True Fasting from Isaiah 58. Isaiah 58, yung buong chapter po na yun. Kaya po, ready na po ba tayong makinig? Sige po. So, ito pong Isaiah 58, makikita natin na ang nagsasalita si God mismo. At ito po, sa tingin ko, pinapasabi niya talaga kay Isaiah sa lahat ng tao na nasa panahon ni Isaiah, mga Israelites. So, sabi po niya from verse 1 to verse 3, "Shout it aloud, do not hold back, raise your voice like a trumpet." Sabihin, sige, sabihin mo sa kanila, ilakas mo. Raise your voice, sabihin, ilakas mo. "Declare to my people their rebellion and to the house of Jacob their sins. For day after day, they seek me out." Araw-araw, para nila akong hinahanap, ha? "They seem eager to know my ways." O, para bang kita mo sa kanila, parang gusto nilang matuto sa mga paraan ko. "And as if they were a nation that does what is right, and has not forsaken the commands of its God." Parang sinasabi ni Lord, ka-plastic nilang lahat. Parang totoong-totoo sila, pero akala lang nila yun. "They ask me for just decisions, and seems eager for God to come near them." Seems, parang lang, parang. "Why have we fasted, they say, and you have not seen it? Why have we humbled ourselves, and you have not noticed?" Kumbaga, yan daw po yung mga naririnig ng Panginoon sa kanya. "Nag-fast naman kami, Lord. Bakit hindi mo kami sinasagot sa mga prayers namin? Nag-humble daw naman kami. Hindi mo napapansin yun?" Sabi ni Lord, mga kapatid, sabi niya nga, God cannot be mocked.
nakikita niya po talaga. At by this time, siguro po ang Panginoon nakita niya napaka-superficial ng pagpapasting nitong mga to, yung pagpapanalangin nila. Parang feeling nila, tama yung mga pinaggagawa, parang hinahanap nila ako parati, pero nakikita ni Lord yung totoong nasa puso natin. So yun po, ang verse 1 to verse 3. Kung pupunta man po tayo sa verse 4 hanggang verse 5, ito po ang sinasabi. Yet on the day of your fasting, kasi nga nagko-complain sila, bakit nagpo-fast naman kami, di nyo naman nakikita, Lord. O, sabi, yet on the day of fasting, you do as you please. You do as you please, ginagawa mo nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. O gusto nyo ibag, kung di ba kung minsan nagjo-jokean nga yung mga kabataan, eh, sabi, ano ipa-fast mo? Magpa-fast kaya ako na hindi muna ako magre-review o hindi mo mag-aaral. O di kaya, magpa-fast ako na hindi ako kakain ng gulay. Mga ganyan ba na mga kalokohan? Pero, alisin man natin yung, sabi niya nga, pag nasasabi natin yung mga bagay na yon, nakikita yung heart natin eh, na gusto mo pa talagang mag-fasting. Ngayon pa lang po mga kapatid, istignan nyo na po sa puso nyo, totoo bang gusto kong mag-alay o mag-prayer and fasting? Gusto ko ba talagang gawin ito? Kasi po hindi po to sa pilitan. Hindi porke po sinabi ng church na magpe-prayer and fasting o para lang walang masabi, magpe-prayer and fasting ka na. Hindi po ganun mga kapatid. Kasi si Lord po at kayo ang nag-uusap dito. Hindi po ang church. Hindi po kami. Ito po parang leading lang po dahil sinabi naman ni Jesus na mag-pray and fast tayo eh. For what reason? Matututunan pa po natin. So yun po, sinabi na, pagka nagpa-fasting, ginagawa mo lang naman yung gusto mong gawin and exploit all your workers. Your fasting ends in quarreling and strife and in striking other with wicked feast. O, para ano pong sinasabi dito? Kung minsan, yung mga nagpa-fast naman, hindi lang yung gusto lang nila, yung gusto nila i-fast. Pangalawa naman, kung minsan naman, gusto nilang fasting dahil gusto nilang ma-improve sa sarili nila. Na parang self-righteousness yun. Magpa-fast din ako. Kasi nagpa-fast silang lahat. O, di kaya, magpa-fast din ako dahil, sabi niya, ending in quarreling and strife. Ayaw ni Lord yung gano'n, yung para bang magpa-fast ka para lang, Lord, magpa-fast ako para ma-improve ko sa kanila na mali ang mga paratang nila sa akin. O, di ba, mga gano'n? Ayaw ni Lord, wicked prayer po yun. Tapos sabi niya pa, you cannot fast as you today and expect your voice to be heard on high. Para bang ginagawa nating nag-fast ako Lord, da kaya pakinggan mo ako, bigay mo yung piniwish ko, ha? Bigay mo yung pinipray ko, ha? Hindi ganun. Is this the kind of fast I have chosen? Yun nga, sabi ni Lord, ito ba? Ganito ba ang gusto ko na, ito ba yung pinili ko na way of fasting? Sabi ni God. Only a day for a man to humble himself? Ano po ba yung totoong fasting? Ang true fasting needs true repentance. Ang true fasting needs true heart. Yung pure heart na talagang inaalay mo sa Panginoon na kailangan mo siya. Tapos ano pa, sabi niya, is it only for bowing one's head like a reed and for lying on a sackcloth and ashes? Kasi nga po noon, pag nagpa-prayer and fasting ang mga tao, nag-ano sila ng sackcloth, tapos may abo-abo, ganun. Tapos nakaluhod, nakadaba pa, ganun. Is that what you call a fast? A day acceptable to the Lord? Ganyan ba? Dito po makikita natin God is not looking on the appearance of the person na nagpa-fast. Hindi po 'yun ang hinahangad niya. Kahit magpa-sackcloth pa tayo at magdatapa tayo pag nagpe-pray, hindi lang hanggang diyan yung inaano ni God. Hindi rin sinasabi ni God na wag na kayong mag-fasting. Hindi rin. Kasi talagang ano ba yung nabasa ko po dito sa isa eh. Sabi niya na, hindi po sinasabi ni Lord na wag ka nang mag-fast. Eh kasi nga kung isipin, ay
ganyan ba? Pero, but to get right with God and make your fasting not superficial, kumbaga, yung dahilan po ng pagpa-fasting natin ay tingnan natin yung talagang true motives natin. Okay. So, nasa verse 6 na po tayo ngayon. Ito. Dito po naman sa verse 6, nakita ko yung mga, ito yung mga pinipili ni God na way para tayo ay mag-fast. Sabi nga niya dito, is not the kind of fasting I have chosen. Tapos, that. Ibig sabihin, ito yung pinipili ni Lord na kind ng pag-fast. To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke. Isa po yun. To set the oppressed free and break every yoke. Pangalawa na po yun. It is to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with your shelter. Tatlo na po yun. When you see the naked to clothe him and not to turn away from your own flesh and blood. Pang-apat na po yun. So may apat po na pinili ang Panginoon ng pagpa-fast. Di po ba? Sabi niya, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke. Siguro nakikita po ang ano po ang ibig sabihin dito. Ito po, meron po akong nabasa na sabi niya, na kapag gusto po nating mag-fast na way na mag-please sa Panginoon, we begin with getting right with our brothers and sisters. Stop oppressing others and reach out to help others. Para bang maging tama mo na yung relasyon mo sa iyong mga kapatid. Itama mo lahat. Tapos, pangalawa, break the chain. Sabi niya, break the chain. Loose the bonds. So, sa ibig sabihin niya po doon, stop acting wickedly. Kasi po, totoo naman tayo, may mga kalokohan din tayo minsan eh. Mga kasutilan, mga salita na pang-asar sa iba. Stop the evil things that we do towards other. Yun po yung gusto ni Lord. Tapos, syempre, yung sinabi na share your food with the hungry, very explanatory na po yun. Yung pagmamahal natin sa kapwa natin, kung may nangangailangan, ganun po. Do not turn away from your own flesh and blood. Sabi pa niya nga eh. Kaya nga sabi pa ni Lord noon na napaka, hindi ma-explain yung tao na yung sariling kapatid ay matitiis mo. So yun po yung mga sinasabi dito ni Lord. Those are the ways of fasting na gusto ng Panginoon na makita sa atin. So una, get right with your brothers and sisters. Stop doing wicked things. Tapos, ano pa po yan? Pag may nangangailangan ng tulong, ng pagkain, doing what is loving to others, especially to your own family. Galing po, no? So, ang pagfa-fast po, ang inisip natin yung hindi tayo gagawa, na parang hindi natin, fasting na hindi ako magko-computer, fasting na hindi ako kakain ng ganito, by not doing. Pero ang sinasabi po dito, ang totoong fasting na sinasabi ni Lord is something you do. Something you do. Kasi kung minsan po, and something you stop doing, don't be unjust, tapos yung huwag kang nagpo-provoke o nag-o-oppress sa iba, yun po yung mga sinasabi ni Lord. Tapos daw po, sabi niya sa verse 8, pababa, then, sabi niya, then your light will break forth like dawn, and your healing will quickly appear. Po ba sa prayer and fasting, ano po ba yung mga inaano natin doon? Yung guidance ni Lord, yung healing ni Lord, ano pa, yung protection ni Lord. Ang dami po natin pinagpipray. Kaya dito sabi, then your light will break forth like the dawn,
and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of God will be your rear guard. So verse 9, then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, here I am. Ang galing po ng ni Lord, no, may instruction pa siyang sinasabi kung paano talaga tayo mag-prayer and fasting. Tapos pong, pag iba, yung babasahin pa po natin yung iba dito, ito pa po yung mga bagay na dapat tanggalin natin. Sabi niya, if you do away with the yoke of oppression, parang inulit pa rin ni Lord eh, do away of the yoke of, na nag-o-oppress ka ng iba. With the pointing of the finger. Oh, kasi, sisihan. And malicious talk, pati yung mga pinagsasabi mo, ingatan natin. And if you spend yourself in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness and your night will become like a noonday. So dito makikita na may blessing ka. Magkakaroon tayo ng blessing. Tapos sabi pa sa verse 11, pero sa blessing na yun, sabi nga po, pagka may blessing, may responsibility tayo. Kaya ano yung mga responsibility natin? Do away of the oppression, malicious talk, ano pa yung sabi sa Bible? Pointing fingers, siya kasi, and gawin mo na lang, spend your time, sabi, spend yourself in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed. Yung mga nangangailangan. So magkaka-blessing tayo pagka we do away and we do the things that God wants us to do. Pangalawa, sabi niya, the Lord will guide you always. Oh, may guidance pa. He will satisfy your needs in the sun-scorched land. Kahit sa mga times na hirap na tayo, He will satisfy us. Tapos, He will strengthen your frame. Bibigyan niya pa tayo ng kalakasan, yung health natin, di ba? Oh. Tapos, you will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Grabe po yung pangako ni Lord, no? Gusto niya i-instruct sa atin para maramdaman natin yung full blessing niya, full guidance niya, full satisfaction sa kanya. Ano pa? Ito pa po sabi niya, your people will rebuild the ancient ruins and will rise up the age-old foundations. You will be called the repairer of broken walls, restorer of the streets with dwellings. So dito po makikita natin na maarit po tayong maging repairer. Ibig sabihin, may maa-accomplish po tayo sa kingdom ni Lord. Pwede tayong maging magre-reconcile ang mga relationships. Pwede tayong gawin ni God na way sa ibang tao para maging ano tayo sa iba, sa mga broken-hearted, sa mga broken homes. Diba? Ang ganda po nung ano ni Lord. Kaya yun naman po yung pinag-pray and fast natin, diba? Hindi lang po sa sarili nating pamilya, kundi pati sa pamilya ng iba, sa komunidad natin at sa ating city. At ganun din po sa ating bansa. Pati nga po, dapat nga daw po, nung napag-aralan pa namin sa DFD, pati nga po yung mga in authority, yung mga president natin, si President Duterte, pinagpipray natin lahat. So yun po, hanggang dito po yung about fasting. Kasi po yung susunod na, it's about Sabbath day. Pero po sa totoo, kung babasahin ho natin lahat, sinasabi po kasi sa Sabbath day, do not do this, do not do that, di ba sabi, para lang i-honor mo si Lord. Tapos sa fasting, do not eat this, do not do this, in honor for the Lord. Pero po, hindi po babase lang yung pag-honor natin kay Lord sa mga bagay na hindi natin gagawin sa fasting week, kundi rin po sa mga bagay na dapat nating gawin para sa Panginoon. So may this fasting week po, sa natutunan natin, huwag po maging superficial. At ipag-pray po ninyo talaga
kung talaga bang handa ka ba na mag-prayer and fasting. Kasi po, nakikita po yung puso natin ng Panginoon. Nakikita po rin po ni Lord yung ating isipan, motibo natin at lahat-lahat. Sana po, i-pray natin kay Lord na hindi po tayo maging selfish, na hindi lang po sarili yung iniisip natin, kundi po talagang para sa glory niya, for His kingdom, para po sa mga lahat ng mga tao. So, yun lang po yung mai-share ko ngayon about prayer and fasting natin. I pray na lahat po tayo maglaan po kayo ng kung tinawag po ba kayo o kung handa na po ba kayo. This week would be a prayer and fasting week. Ang prayer and fasting po, hindi lang yung hindi kayo kakain, hindi lang kayo hindi ako mag-Facebook, etc., anything. Pero po yun yung, sa mga time na hindi kayo kakain, yun po yung time na you will talk and you will meditate on God's word. And you will pray for people na, o sa mga ibinigay ni God na mga tao sa buhay niyo, na nagkaroon kayo ng burden, na sinasabi sa inyo ni Lord na, anak, ipagdasal mo siya. Ipagdasal mo sila. Yan po. So, today, nasa sa inyo rin po kung papaano your, sabi nga, ang prayer po natin ay walang prescription, walang outfit, pero po, yung heart po natin ang pinaka-importante sa Panginoon. So, pinapanalangin ko po kayong lahat, mga kapatid, na maging handa po tayo. Dahil po, ang kalaban ay nandyan lang. Okay? May you have a fruitful at maranasan nyo po yung blessing ni Lord, yung guidance niya, yung health, and at saka po yung magamit po niya tayong lahat para sa mga, sa ibang tao. So, pray na po tayo, and after this po, nasa sa inyo na po kung yung time ninyo to pray. Pero po, ang concern ko po is to pray for you, to pray for everyone na mag-prayer and fasting, at sa mga hindi rin po na dumating din time na yung calling nyo, ipag-pray nyo yung mga mahal sa buhay. Sige po. Father God in heaven, prayer and fasting week po namin ngayon. And Lord, alam po namin na ang dami pong mga worries and anxieties na nasa isip namin ngayon sa mga taong mahal namin, Panginoon. Lord, we pray na sa mga magpe-pray and fasting, Lord, ihanda niyo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. Na totoo pong iluhod ang mga ibibigay niyong tao o ipapa-remind niyo po, Lord, ng mga sitwasyon sa buhay namin para po iluhod sa inyo. And Lord, gaya po ng sinabi niyo sa amin, we choose, Lord, to honor you and to please you. Tulungan niyo po kami, Lord, na hindi po maging superficial lang ang aming panalangin, Panginoon, kundi po totoong yung heart desire niyo na panalangin namin, ayun din po yung maging heart desire namin. Lord, purify our hearts and our minds, Lord. At tulungan niyo po kaming lahat na to be prepared, Lord God, and to be equipped by you alone. Surround us with your angels, Lord, na kahit ano pong gawin ng kalaban, Lord, hindi po na kami mapipigilan. Hindi niyo po kami matitempt, Panginoon. And Lord, na makikita po namin yung fruit, Lord, ng prayer. At masasabi po namin at mapagmamalaki namin, Lord, that you are true to your words. Lord, patawarin niyo po kami sa mga maling pag-aakala namin ng pagfa-fast, pagpe-pray. Tulungan niyo po kami, Lord, to be your true children, Lord God, na dudulog sa inyo this week. Lord, ino-offer po namin sa inyo ang lahat.
this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat po.